Magandang araw. Ang kwentong ito ay hango sa karanasan naming magpipinsan. Tatlo po kami noon na puro mga lalaki na palaging magkasama. Lahat kami ay nakatira sa bahay ng lola ko ng mga panahong ito. Ang aming mga ama ay magkakapatid at nagkataong pare-parehong mga irresponsable. Kaya sino pa ba yung sasalo kundi yung lola ko na lang? Patay na yung lolo ko noon. Kaya wala na rin kasama si Lola sa kanyang buhay bago niya kami kinuha. Tawagin natin si Lola sa pangalang Lola Delia. Tawagin naman ninyo ako sa pangalang Mike, habang si Doming at Mario, ang dalawa ko pang pinsan na nakatira din nga sa bahay ni Lola. Nung mga panahong mangyari ito, 14 gulang pa lamang ako. Si Mario naman at Doming ay parehong 12 ng mga panahon na iyon. Mas matanda kasi ako sa kanila ng 2 taon. May magandang trabaho naman dati si Lola sa gobyerno, kaya pensyonado po ito. At isa rin po itong alahera. Madalas po siyang umalis-alis para ibenta ang kanyang mga alahas na kanyang ang itinitinda sa kanyang mga kakilala na merong kaya sa buhay. Madalas na nga po siyang gabihin dahil sa biyahe. May pagkaliblib pa kasi yung baryo namin na nandito nga lang sa isang probinsya sa Southern Mindanao. Maigi sigurong wag ko na ring banggitin pa. Pero baka isipin po ninyo na may kaya po talaga si Lola dahil nga sa kanyang trabaho. Hindi rin po. Sakto lang din. Kumbaga hindi mayaman pero hindi naman yung tipong naghihirap talaga sa buhay. Kaya nga kinuha pa nito kaming tatlo dahil naawa ito sa amin at kaya naman niya kaming suportahan sa pag-aaral. Tumutulong din naman kami siyempre. Kami na yung bahala sa mga gawaing bahay at inaalagaan din naman namin ang kanyang mga alagang hayop. Yung iba naming mga kapatid na sa mga magulang naman namin. Gustuhin man ang lola ko na kunin rin sila. Pero hindi naman din pwedeng kunin niya lahat dahil mahihirapan din talaga siya. Kaming mga medyo malalaki na noon, yung kanyang kinuha para hindi na kailangan pang bantayan o isama sa kanyang mga lakad. Dahil lagi nga siyang umaalis-alis. Sanay na rin naman kami. Pero minsan kapag inaabot na ng mga alas 9 ng gabi at wala pa rin si Lola, syempre nag-aalala rin po kami. Kahit alam naman nga namin na madalas wala lang masakyan agad pabalik doon sa baryo namin. Minsan nga natutulog na kami kung dumating si Lola dahil maaga talaga kaming natutulog dati. Meron namang susi si Lola sa pinto. Kaya nilalak po namin yung pinto para siguradong walang makakapasok habang kami ay natutulog. May mga pagkakataon noon na yung kapatid ni Doming na isang mahigit isang taong gulang pa lang na bata ay doon rin muna iniwan kay Lola ng kanyang mga magulang ng mga 2 araw. Meron lang mahalagang pupuntahan noon yung nanay ni Doming, kaya minabuti nitong maiwan muna ang kanyang anak doon kay Lola kasama nga namin. Dahil tulad nga ng sabi ko, irresponsable rin yung tatay ni Doming. Bali pinsan ko na rin po yung bata dahil kapatid nga ito ni Doming. Tinatawag namin siyang baby taba noon dahil ang taba talaga ng kapatid ni Doming nung bata pa ito. Yung tipong kahit mahigit isang taon pa lamang ito ay parang ilang taong gulang na kapag binuhat mo. Sabi nga noon ni Doming kay Lola, siya na muna yung mag-aalaga sa kanyang kapatid. Dahil nagkataon namang Sabado din noon, wala nga kaming pasok sa eskwela. Pero sa mga ganyang araw, umaalis pa rin si Lola, lalo kung may mga sinisingil siya doon sa may mga utang sa kanya sa kanyang mga ibinebentang alahas. Yung iba po nito kasing customer, hindi naman rin yung tipong mga mayayaman. Karamihan lang mayaman. Ganon nga po yung nangyari noon. Maaga pang nagpaalam si Lola na aalis daw siya at baka gabihin na naman sa kanyang pag-uwi. Dahil mas mahirap makahanap ng masasakyan kapag ganong mga araw. Binilin pa sa amin ni Lola na wag nga naming pababayaan yung bata naming pinsan.
Mahilig rin kasing maglaro si Doming kung saan saan noon. Kaya talagang sinabi ni Lola na tignan-tignan ko rin daw yung bata at baka mawala. Naglalakad na kasi ito at pasaway rin talaga itong bata. Nung nakaalis na nga si Lola, parang normal lang na araw nung una. Ginawa lang namin ang mga gawaing bahay. Naglaro rin kami saglit. Tapos kumain ng mga prutas na nasa paligid. Dahil maraming tanim na prutas yung lola ko. Nung bandang hapon na, nagsibak ako ng kahoy panggatong. Inutusan ko naman si Mario na mag-igib ng tubig. Habang si Doming ang nagsaing para sa hapunan. Toka-toka na kami sa mga yon lagi. Tulong-tulong lang kung baga. Habang nagsisibak ako ng kahoy, bigla kong narinig si Doming na sumisigaw. Hinahanap niya ang kanyang kapatid. Bigla itong lumapit sa akin at ang sabi niya, nasa kusina lang daw silang dalawa ng kanyang kapatid ilang minuto ang nakaraan. Pero nung meron lang daw siyang mahalagang ginawa, nawala na raw bigla si Baby Taba. Kahit may katabaan kasi yung bata, medyo tumatakbo-takbo na talaga ito. Mabilis na rin kong maglakad eh. Nag-alala nga kami agad syempre. Lalo at medyo nakahiwalay ang bahay ni Lola sa iba pang mga bahay. Pero medyo malapit din sa kalsada yung bahay na ito. Ang sabi ko noon kay Doming, hanapin niya sa may likod ng bahay at titignan ko naman doon sa may kalsada. Tinigil ko muna yung ginagawa ko noon at pumunta nga ako sa may kalsada habang si Doming naman doon sa may likod ng bahay. Nag-alala nga ako noon dahil mabibilis ang mga jeep na dumadaan sa may kalsada at baka masagasaan nga yung bata. Kaya nagmadali na ako. Pagdating ko doon, nakahinga ako ng maluwag nung agad kong makita yung bata. Nakatayo sa gilid ng kalsada habang kinakausap siya ng isang matanda. Lumapit ako agad at tinawag ko yung bata. Ngumiti sa akin yung matanda noon. Meron siyang dalang malaking bag na lumang-luma na at hindi ko ito kilala. Kilala mo ba tong batang ito, iho? Itinabi ko siya dito dahil baka masagasaan eh. Sabi nung matanda. Habang hawak-hawak pa rin yung kamay ng bata. Ah, pinsan ko po siya, Lola. Hinahanap nga po namin eh. Tara na, Baby Taba. Umuwi na tayo. Sabi ko noon sabay senyas sa bata na lumapit na sa akin. Humakbang na palapit yung bata pero napalingon ito agad. Dahil hindi pa rin siya binibitawan ng matanda. Hinihila-hila na ng bata ang kanyang kamay. Pero ayaw pa rin bitawan ng matanda. Nung tinignan ko na siya ng medyo masama, doon na nga niya binitawan yung bata. Agad kong nilapitan yung bata at hinila nga pa uwi. Uwi na kami, Lola. Salamat po. At mag-ingat kayo kung saan man kayo pupunta. Sabi ko noon na tumalikod na. Kayo ang mag-ingat. Narinig kong sabi ng matanda noon sa mahinang boses. Kaya agad nga akong napalingon. Ano yun, Lola? Tanong ko kahit malinaw ko naman ngang narinig. Ah, wala. Sige, mauuna na rin ako. Sabi lang nito. Sabay binigyan ako ulit ng matalim na tingin at tinitignan niya ulit yung bata. Nagmadali na akong binuhat yung bata noon at naglakad na nga pabalik. Nung nasa bahay na, pinagalitan ko si Doming. Ang sabi ko, bantayan niyang mabuti ang kanyang kapatid. Nabanggit ko rin yung tungkol sa matanda at nagtaka rin talaga sila, Doming. Sumapit ang dilim at maaga kaming naghapunan. Pagkatapos maghapunan, agad niyang nakatulog si Baby Taba. Napagod yata sa kakalaro. Ganon din si Doming. Mga bandang alas 8 pa lang po ito ng gabi at wala pa rin yung lola ko noon dahil Sabado. Medyo wala pa talaga siya sa ganong oras madalas kapag Sabado. Maghugas na sana ako ng plato noon nung marinig kong merong kumakatok. Nagtaka ko agad dahil si Lola. Hindi na yun kumakatok eh. Diretso lang ng gamit ng susi
dahil alam naman niyang nakalak na yung pinto. Tatayo na sana si Mario para buksan. Pero sinenyasan ko po ito. Nawag muna at makiramdam muna kami. Kinutuban lang talaga ako ng masama eh. Katok lang po yun ng katok hanggang sa biglang nagsalita. Ako to, yung lola ninyo. Bakit hindi niyo naman nilak yung pinto na hindi pa nga ako nakaka-uwi? Sabi po nito. At kaboses po yun ni lola pero nagtaka ako agad. Dahil alam kong hindi yun si lola. Dahil halatang hindi niya alam na nakalak naman lagi yung pinto. Dahil may susi naman nga si lola. Hindi magsasabi ng ganon si lola. Lalo at siya nga yung may utos. Nailak namin lagi yung pinto kapag gabi. Dahil may susi naman siyang dala. Hindi kami sumagot noon at hindi rin namin pinagbuksan yung pinto. Tumigil na lang po yun sa kanyang pagkatok. Nung sinilip ko po sa bintana para tignan kung sino. Napaatras ako agad palayo. Nang makitang hindi po yun yung lola ko. Sa tindig nun, parang mas kahawig niya yung matandang nakita ko sa may kalsada na kasama ni Baby Taba. Nagagawa niyang gayahin yung boses ni lola na parang kilala niya ito o dinadaya lang niya ang aming mga pandinig. Nung humarap ito sa aking direksyon habang nakasilip ako sa bintana, napatras po akong muli sa takot. Nabigla ako sa nakakatakot nitong mukha. Unang tumambad sa akin yung mga mata. Napakapula po nun, Sir Dan. Nung makita nito ako sa bintana, ang talim din ang tingin nito. Hindi ito si Lola. Hindi ito si Lola. Wag na wag mong buksan yung pinto ah. Sigaw ko po noon kay Mario. At sa puntong yon, lumabas na nga rin po si Domeng buhat-buhat ang kanyang kapatid. Doon na nga nagsimulang pinipilit ng buksan ng aswang yung pinto. Hindi niya magawa dahil matibay yon. Matibay yung pagkakagawa sa bahay ni Lola at meron nga rin kisame. Napasigaw kaming lahat noon. Nung mabasag yung isang jalousy ng bintana. Nakalayo na ako doon banda. May grills pa rin po yon. Pero doon po sa nabasag na jalousy. Sumili po yung matandang aswang. Talagang tinatakot po kami nun. Nagsiatrasan kami palayo doon banda. Naghahanap siya ng mapapasukan. Hanggang umakyat po yun sa bubong. Nagawa rin sa yero. Palipat-lipat po yun ng pwesto. Pero hindi talaga siya makakapasok. Dahil matibay po yung bahay ni Lola. Nagsigawan lang kami noon, Sir Dan. Hanggang tumalon ulit yun pababa. At sumilip na naman sa bintana. Sa pagkakataon pong yon, Sir Dan, mas nakakatakot na po yung anyo nun. Patingin-tingin siya sa itaas na naghahanap pa rin ng mapapasukan. Doon na kami sa puntong yon, nakarinig na parang may dumating na jeep. Narinig naming nagbusina, kaya mas nagsigawan nga po kami. Yung lola ko na pala yung dumating at nakita namin mula sa basag na bintana. Na tumatakbo si Lola kasama ang isang lalaki. Nakita pala nila yung nilalang sa labas ng bahay namin. Inilawan nila yon. Nung mangyari po yon, Sir Dan, ang bilis pong tumakbo ng aswang eh. Nagkataon pala na yung nasakyang jeep ni Lola ay kamag-anak rin namin at siya na lang din yung natirang pasahero. Narinig daw pala nila agad ang sigawan namin at nung nagmadali na sila, naabutan pa talaga nila yung nilalang sa labas ng bahay pero mabilis po yung tumakas. Parang nabunutan kami ng tinik noon. May mga hawak na kasi kaming kutsilyo kung sakali mang makapasok. Sabi ni Lola, mukhang yung bata daw talaga yung punterya. Kinabukasan, nagpa-albularyo kami agad. Dinala ni Lola sa bahay yung albularyo. Nilagyan niya ng proteksyon yung bahay para wala na raw aswang na magtatangkang pumasok. Binigyan rin niya ng proteksyon si Baby Taba at pati na rin kami. Simula po nun, hindi na halos nagpapagabi si Lola. Dahil nag-aalala po ito na baka kung anong mangyari sa amin at alanganin pa nga yung edad namin. Ito po yung naging karanasan namin.
Sana ay maraming makinig rito. At maraming salamat po. Tawagin ninyo ako sa pangalang Taloy. Palayaw ko po yan. 54 Atubong, Mindoro. Hindi ko nababanggitin pa kung saan mismo, kaya wag na rin ninyong tanungin pa sa comment section. Natuto lang din akong makinig dito dahil sa aking anak na OFW. Nirekomenda lang niya sa akin ang channel mo. At siya rin po yung dahilan kung bakit marunong ako sa mga ganitong makabagong teknolohiya. Natutuwa lang ako at naalala ko ang mga araw noong kabataan ko dahil sa inyong mga kwento. Kasama na rin doon ang mga sarili kong karanasan gaya ng mga kababalaghan. Isa na po doon yung ikukwento ko sa inyo ngayon. Sa baryo namin, wala akong masyadong kaibigan. Dahil meron akong peklat na malaki sa mukha. May kalakihan ito dahil naaksidente po ako noong bata pa. Kaya parang tinutukso ako lagi ng mga tao at pinagtatawanan. Dahilan kung bakit wala talagang gustong makipagkaibigan sa akin noon. Yung mga kaibigan ko, mga pinsan ko lang din. Dahil sila lang yung hindi ako tinutukso. Kapag wala ang mga pinsan ko, ako lang din yung naglalaro. Hilig ko noong gumawa ng mga laruan mula sa mga lata at lumang tsinelas. Ginagawa ko po yung parang kotse tapos tatalian at hihilahin ko papunta kung saan saan. Isang hapon, hila-hila ko ang laruan ko at pumunta ako sa bahay ng kakapanganak ko palang natsyahin. Madalas po kasi ako doon, lalo at meron po silang radyo, kung saan sama-sama po kaming nakikinig. Bihira lang po kasi yung merong radyo noon, at yung tipo pa ng radyo na medyo may kalakihan. Tatambay ako doon mula hapon hanggang gabi, dahil pumupunta rin naman doon yung nanay ko para makinig din ng drama. Nung papalapit na po ako sa kanila, habang hila-hila ko yung laruan ko, may nakita akong matandang babae doon. Patingin-tingin lang sa itaas dahil dalawang palapag ang bahay nila tita. Bilang bata na 11 taon lang yata noon, na naglalaro pa nga ng mga kotse-kotsehan, baliwala lang po sa akin yun eh. Tinawag ko pa nga po. Ale, ano pong kailangan ninyo? Kilala po ba ninyo si tita? Gusto nyo po tawagin ko? Tanong ko noon dahil nandoon na nga siya sa harap mismo ng bahay. Nung tinanong ko po ito, nakatalikod pa po yung matanda. Alam ko lang na matanda dahil sa kulubot po nitong balat. Pero may talokbong po ito sa ulo eh. Karaniwan din kasi yon sa mga matanda na gumagamit ng ganun noon. Nung bigla po itong humarap, napatras po ako agad, lalo na po nung tinanggal po nito yung talokbong sa kanyang ulo. Medyo napasigaw po ako ng konti noon at aaminin kong agad po akong kinabahan. Parang doon ko palang naintindihan ng lubos kung ano yung nararamdaman ng mga taong nakikita ko sa unang pagkakataon. Yung ali po kasi na ito ay meron din pong peklat sa mukha. Yung tula din po ng sa akin na malaki talaga na medyo nakakatakot talagang tignan. Partida pa po ah, parang mas malala pa nga po yung peklat ko. Pero dahil siguro matanda na rin ito at nakakatakot pa kong makatingin, kaya lalo pong naging nakakatakot ang kanyang peklat. Parang pinakita po nito sa akin yung magiging mukha ko kapag tumanda na ako. Para lang po akong nananalamin. Kahit babae po yung matanda at ako naman ay lalaki. Yung pinagkaiba lang po doon, kahit nakita naman ng matanda ang mukha kong meron ding peklat, parang wala po itong reaksyon. Hindi man lang siya nabigla. Sa totoo lang, kalmado po itong sumagot. Ah, iho, iba na ba yung nakatira sa bahay na ito? Wala na ba rito sila, Ate Magda? Tanong pa po nito. Nagkataon naman na itong sinasabi po niyang Ate Magda ay kilala ko naman po. Sila po yung nakatira doon dati pero umalis na po ito. At yung tita ko na po yung nakabili ng bahay na iyon. Kaya yun din po yung sinagot ko sa kanya. Ah, wala na po sila dito, mga 2 taon na rin. Tita ko na po yung nakabili dito. Tugon ko pa po noon sa kanya.
Medyo nalungkot ang matanda pero tumango lang ito at aalis na raw siya. Ngunit natigilan po ito sandali nung meron pong umiyak na sanggol. Napatingin po itong muli doon sa itaas sa ikalawang palapag. Ngumiti lang po ito at ang sabi po niya, kailangan niya raw palang makausap yung tita ko tungkol sa papeles ng bahay at lupa. Ate raw pala kasi niya yung dating may-ari. Nagtanong siya kung okay lang daw ba kung pumasok siya. Eh ako naman po na inosente pang bata noon. Tumakbo naman ako papasok tapos sinabi ko kay tita yung tungkol doon sa matanda. Si tita naman syempre nung malaman niya na kapatid ng dating may-ari, tumayo naman po ito agad dahil baka mahalagang bagay nga yung dapat nilang pag-usapan. Mag-isa lang po yung tita ko sa bahay. Dahil sa ganong oras po, yung asawa po nitong nagtatrabaho ay hindi pa po nakaka-uwi. Madalas kasi ginagabi rin ito. Kaya sinabi ng tita ko noon na bantay-bantayan ko lang din muna yung kanyang anak na sanggol. Dahil mukhang agad rin naman itong bumalik sa pagtulog. Pagkatapos nga po nitong umiyak sandali. Pumayag naman ako doon. Dahil minsan ako rin naman talagang nagbabantay-bantay doon sa sanggol. Kapag natutulog lang po ito. Lalo at hindi pa naman po ako marunong noon magkarga ng sanggol. Bumaba na po yung tita ko sa hagdan. At kinausap po nito yung matanda. Nagpakilala daw po pala ito kay tita bilang si Aling Edna. Ako naman ay nakaupo lang po doon sa may gilid ng pinto dahil meron ngang upuan doon. Ilang sandali pa po noon, nagulat ako nung biglang umakyat doon si Aling Edna. Binuksan lang po nito yung pinto at tuloy-tuloy siyang pumasok ng kwarto. Parang hindi po nito ako nakita dahil bahagya nga akong natakpan sa pwesto ko nung bumukas nga yung pinto. Natigilan ako noon, Sir Dan, nung nakangisi po ito at nakatingin sa natutulog na sanggol. Hindi niya ako nakita o baka wala na yata itong pakialam. Dire-diretso itong lumapit sa higaan. Habang ako naman ay nakatingin lang sa kanya na natigilan rin ako. Bilang bata, hindi ko agad nakitaan ng masama yung mga nangyayari. Sabay binuka po nito yung kanyang bunganga na parang natatakam po siya doon sa sanggol. At naglalaway pa po ito ng sobra nung ginagawa niya yon. Natumutulo pa nga po sa mismong kamay ng sanggol. At ang hindi ko malilimutan ay kung paanong humaba ang kanyang mga ngipin na parang hindi ito makapagpigil at may gagawin talagang masama sa bata. Ale, wag po. Ano po bang balak niyong gawin? Wag po kayong ganyan oh. Takot na takot ko na pong sabi noon. Sakto naman na bigla po siyang tinawag ng tita ko. Aling Edna, ito na po yung kape ninyo. Aling Edna, sigaw po ni tita noon na parang nagtataka rin kung saan nga ba yung matanda. Sa punto pong yon ay bigla na lang pong umatras palayo sa higaan yung matanda at ngumiti ng alanganin sa akin. Nandito ka pala, iho. Ano, natuwa lang ako sa bata. Medyo nauutal pa po nitong sabi. Pero sumigaw na po ako ng tulong kay tita noon. Nung ginawa ko po yon, nagmadali pong bumaba si Aling Edna at nagkasalubong pa nga po sila ni tita. Nagad nga rin pong umakyat nung marinig po nito akong sumisigaw ng tulong. Hindi na po ito pinansin ni tita noon dahil yung akala po ni tita meron pong nangyari sa kanyang sanggol. Nung makita ko na po si tita, sinabi ko po sa kanya na si Aling Edna muntik nang may gawing masama sa sanggol. At direkta ko pong sinabi na isa nga po itong aswang. Lalo at nakita ko nga yung nakakatakot nitong mukha. Nagmadali kaming sumilip sa bintana mula doon sa itaas. At nakita namin na nagmamadali na ring umalis si Aling Edna. Na halatang umiiwas na. Lalo at nakita ko mismo ang tunay niyang pagkatao. Galit na galit noon yung tita ko pero dahil padilim na rin ay wala na kaming nagawa. Antayin na lang daw namin yung tito ko.
Bandang alas 6:30 po ng gabi, madilim na rin. Dumating yung tito ko at sinabi po namin sa kanya ang mga nangyari. Maya-maya pa ay dumating na rin yung nanay ko at nagulat nga rin ito sa kanyang mga nalaman. Dapat na raw talagang mag-ingat at baka namarkahan daw nun yung sanggol. May konti rin kasing kaalaman ng nanay ko sa mga ganong bagay. Sabi ni nanay noon, doon na raw muna kami matulog kila tita at yun nga yung ginawa namin. Nilagyan po namin ng asin yung mga gilid ng bintana para kung sakali pong merong gustong pumasok ay hindi po ito makatuloy. Sinigurado rin po naming nakasara yon, pati po yung mga pinto. Bandang alas 9 po noon, tahol ng tahol yung aso nila tito. Ito pong aso na ito ay sumasama po kay tito sa trabaho dahil kusa naman din po itong sumusunod sa kanya kahit hindi po niya isama. Tahol ito ng tahol tapos nag-aangil na parang meron po itong nakikita na mukhang hindi nito nagugustuhan. Maya-maya pa, napatigil po yung pagtahol ng aso at doon na kami nagtaka. Ang sabi ng tito ko noon, lalabas lang siya para tignan. Nung lumabas po si tito, kinuha ni nanay ang garapon ng asin at doon din kami lumipat sa kwarto nila tita. Nakatayo lang yung nanay ko doon, pabalik-balik sa loob ng kwarto na halatang hindi mapakali. Ilang sandali pa po, nagulat kaming lahat nung sumigaw po si tito. Nariyan na siya! Sa may itaas sa may bintana! Sigaw po ng tito ko noon. Talagang umakyat na pala yung nilalang sa dingding at naroon na siya sa may bintana ng kwarto sa ikalawang palapag. Naginagawa na nga niya ng paraan para buksan yung bintana nung mapatingin kami doon. Ilang beses po nitong kinalampag ang bintana na nabasag po yung ilang jalousie doon. Talagang desidido itong pumasok. Kahit natataranta, yung asin na hawak-hawak ng nanay ko, isinaboy niya doon sa aswang. Pinadaan niya po iyon sa mga basag po na parte ng bintana. Nung ginawa yun ng nanay ko, Sir Dan, ang lakas ng sigaw ng aswang noon. Na napabitaw pa nga po ito sa bintana at akala naming nahulog na, pero laking gulat namin na pagsilip namin, isa pong hayop yung bumagsak sa lupa. Yung tito ko naman po bumalik na pala sa loob dahil akala nito makakapasok na yung aswang. At hindi rin naman niya ito abot mula sa labas dahil nasa taas na nga po yung aswang. Napakabilis ng mga pangyayari noon na ang bilis din pong nawala nung aswang na iyon. Nung nasa may bintana po yon, parang mabalahibo lang pero merong kamay at paa na parang tao. Kumbaga parang nasaan yung tao pa po ito, pero mabalahibo lang. Pero nung bumagsak po yun sa lupa, bigla na lang yung naging hayop. Dahil hayop na lang po yung naabutan namin nung silipin namin. Yun talaga ang pinakanakakapagtaka. Nung umaga din pong yon, nalaman po namin na pinatay po pala nito yung alaga nila titong aso. Parehong umaga po na yon, pinatignan po namin ang sanggol at namarkahan daw talaga ng aswang ayon pa sa albularyo. Pinapunta po ni Tito yung albularyo sa bahay nila at pinalibutan nga po nito ng pangproteksyon yung mismong bahay habang nag-oorasyon. Ang sabi ng albularyo, kahit sa bakuran daw nila Tito, hindi na raw makakapasok yung kahit sinong aswang. Nung binanggit ni Tita na nagpakilala yon na kapatid ni Aling Magda, yung dating may-ari nga ng bahay, kilala pala ng albularyo si Aling Magda. At nagulat po kaming lahat noon nung sinabi po nito na isa rin daw palang aswang si Aling Magda. Kaya hindi na raw nakakapagtaka kung aswang rin yung kanyang kapatid. Kinilabutan po kaming lahat noon. Pero simula po nung nilagyan ng proteksyon ng albularyo ang bahay nila, wala na pong aswang na gumambala kila tita. Ang sabi po ng albularyo noon, Sir Dan, bukod daw sa orasyon, isa daw talaga ang asin sa mabisang pangtaboy sa mga aswang. Hanggang dito na lang din po yung kwento ko. Maraming salamat sa mga matiyagang nakinig.
Paalam po. Isang magandang araw sa inyong lahat na mga kapwa kong tagapakinig. Binabati ko rin ang ating narrator. Una sa lahat, magpapakilala muna ako sa inyo. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Marco. Ito po ay hindi ko totoong pangalan. Nakatira ako sa isang probinsya na sakop ng Bicol Region na mas maigi na rin po sigurong wag ko nangang banggitin pa. Kwento po namin ito ng ate at ng Lola Remy ko. Kay Lola Remy po kasi kami lumaki ng ate ko. Bata pa lamang po kami, maliliit pa, lumuwas pong Maynila ang mga magulang namin noon. May mga inasikaso po sila doon sa lupang minana ng nanay ko sa kanyang mga magulang. Taga Maynila po kasi yung nanay ko. Pero sa kasawiang palad po noon, noong pauwi na po sila sa probinsya namin galing Maynila, medyo sumama po yung panahon noon. Barko po yung kanilang sinakyan. At doon na po nangyari ang trahedyang naging dahilan kung bakit kami maagang naulila at napunta kay Lola Remy. Namatay po yung mga magulang namin nung nalunod po yung barkong kanilang sinasakyan. Biglaan lang raw po kasi na sumama ang panahon at kasama po sila sa mga nasawi. Grabing sakit pa rin po sa amin ni ate ang nangyaring yon. Mabuti naman po at hindi talaga kami pinabayaan ni Lola Remy at kinupkup po nito kami. Nung mga panahon po na ito, mga ilang taon pa lang din po mula nung mamatay ang lolo ko, yung asawa ni Lola Remy. Kaya parang kaming tatlo po talaga yung magkasama ng mga panahon na yon. Meron pong maliit na lupa si Lola na pinapasaka po nito sa ibang tao at naghahati na lang po sila kapag panahon na po ng ani. Depende na lang po sa kung ano ang kanilang kasunduan. Nagluluto rin po si Lola ng merienda tuwing hapon na kanya nga pong ibinebenta. At meron din po itong maliit na tindahan. Nung mga panahon po na ito, ito po yung ikinabubuhay namin. Siyempre, tumutulong din po kami sa kanya. Nagsasalitan po kami ni ate sa pagbabantay ng tindahan at paglalako ng mga nilulutong merienda ni Lola. Kahit nung nagdadalaga na po si ate at nagbibinata na rin ako, ganun pa rin po yung ginagawa namin. Pero nung ganap na nga pong dalaga si ate, namumroblema na po si Lola noon dahil marami talagang naliligaw kay ate. May tsura po kasi ito. Maputi rin at makinis. At napakabait pa. Kaya marami talagang umaali-aligid noon sa kanya. Kahit nga po mga matatanda. At ang nakakainis pa, pati yung mga manyakis. Isang araw po noon, galing kami ni ate sa bayan nung may bigla pong humarang na matanda na binibiro-biro po ito. Talagang hinaharang po nito yung ate ko at kung ano-ano po yung kanyang mga birong binibitawan. E ako po noon, nasa 15 taong gulang na rin, habang 17 naman si ate. Kaya syempre, pinagtanggol ko po si ate at naitula ko po yung matandang lalaki. Kababaryo rin po namin yon. Lasing po kasi ito. Nung ginawa ko po yon, natumba na po ito dahil sa kanyang kalasingan. Pero pinagbantaan po nito kami na mag-ingat-ingat daw kami at baka aswangin daw niya si ate. Yun talaga yung kanyang sinabi. Pero binaliwala lang namin yon at agad nga po kaming umalis. Pag-uwi po namin, sinabi namin kay Lola ang mga nangyari. At syempre, nagalit po si Lola. Pero doon lang po namin nalaman nakamag-anak rin pala namin ng matandang yon. Ipinaliwanag lang ni Lola ang koneksyon nito sa aming pamilya. Pero hindi itinanggi ni Lola na baka may laman nga raw yung kanyang sinabi. Lalo at pinagbantaan nga nito kami.
May mga usap-usapan rin daw talaga kasi noon ayon kay Lola. Naaswang araw yung matandang lalaki. Naitago na lang po natin sa pangalang Loloberto. Ayon kay Lola, noon pa man daw ay nagsimula na ang mga usap-usapan tungkol dito sa kamag-anak nga din namin. Marami daw mga nagsasabi na aswang raw talaga ito. Pero wala naman din daw nakapagpatunay talaga. Nung sumunod po na araw, abay pumunta po itong si Loloberto sa bahay namin at humingi po agad ng dispensa sa kanyang nagawa. Bunga lang daw yon ng kanyang kalasingan at yung tungkol daw sa sinabi niyang aaswangin niya si ate. Biro lang naman daw sana niya yon. Kung titignan ko po siya noon, mukha namang seryoso ito sa kanyang mga sinabi. Pero nagtanong po sa kanya si Lola. Hindi nga ba totoo ang mga usapan tungkol sa'yo, Berto? Tanong pa po ni Lola noon. Alam mo, Ate Remy, kung meron mang aswang sa aming magkakapatid, hindi ako yon. Kaya kitang tignan sa mata ngayon. Dahil alam ko yung totoo. Makahulugan naman pong sagot ni Lolo Berto noon. Meron pa po kasi itong dalawang kapatid na puro rin mga lalaki. Anong ibig mong sabihin? Meron ngang aswang sa inyo? Dagdag pa pong tanong ni Lola noon at tumawa na lang po si Lolo Berto at humingi ng paumanhin sa ate ko at sa amin. Hindi po nito sinagot yung karagdagang tanong ni Lola. Ang sabi po nito, hindi na raw siya iinom pa ng alak para wala ng problema. Bago pa man makaalis si Lolo Berto, dumating naman ang kapatid nitong si Lolo Ben na nung mga nakarang araw nga po ay panay rin ang pabalik-balik doon sa amin dahil tumatambay ito sa tindahan ni Lola. Nagkakape ito o minsan pa ay umiinom rin ng alak na siya lang mag-isa. Pagdating po nito, kitang kita ko talagang parang nagbago ang titig na ginawa ni Lolo Berto kay Lola. Parang pinandilatan po ni Lolo Berto si Lola na meron itong gustong sabihin pero mukha rin hindi naintindihan ni Lola. Doon ko na po naisip na baka yung aswang sa kanilang magkakapatid na sinasabi ni Lolo Berto ay baka yung kapatid pala talaga niya na si Lolo Ben. Lalo at napansin ko nga po noon na pabalik-balik po ito sa amin. Isa lang po talaga ako sa mga hindi naniniwala na mga sanggol o buntis lamang ang pinupuntirya ng mga aswang. Naniniwala ako na kahit sinong makursunadahan nila, pinapatos po nila. Ang alam ko lang po noon, may isa lang talaga sa dalawang matanda na kursunada yung ate ko. Lumipas po ang ilang araw at panay pa rin po yung pabalik-balik ni Lolo Ben doon. Yung nakababata nga pong kapatid ni Lolo Berto. Huwag po kayong malito ah. Madalas pong umiinom lang siya sa labas po ng tindahan. Minsan naman nagpapatimpla pa ng kape. Pero madalas niyang kausapin si ate kapag si ate yung bantay ng tindahan. Hanggang sa isang araw, habang nagkakape si Lolo Ben sa may tindahan, napansin ko namang nag-uusap si Lola at si Lolo Berto sa may likod ng bahay. Konti lamang ang aking narinig. Pero nabanggit ni Lolo Berto na mag-ingat daw kami sa kanyang kapatid. Hindi niya masabi kay Lola kung bakit. Pero basta mag-ingat lang daw kami. At meron itong inaabot kay Lola na ayon sa kanya ay pang-proteksyon. Kaya parang halata na kung ano ang kanyang tinutumbok patungkol sa kanyang kapatid na dapat naming ingatan. Kinagabihan po niyan, habang nililigpit ni ate yung baso at yung mga bote ng beer na ininom ni Lolo Ben sa may labas ng tindahan, bigla na lang pong napaupo si ate sa upuan dahil biglang sumakit yung kanyang tiyan. Literal talagang bigla-bigla na lang at napakasakit daw po nun. Eh gabi na rin kaya mahirap talaga. Pumasok na lang po si ate noon sa bahay at nahiga. Akala namin kung ano lang pero umiiyak po si ate noon dahil sa sakit.
Nung mga oras na rin po na yon, nakaamoy po kami ng napakabahong amoy. Napakabaho talaga. Nabigla-bigla na lang din po naming naamoy. Kinabahan po ako agad nung magsabi na po si Lola na baka inaaswang daw malamang yung ate ko. At nagmadali na po itong may kinuha na isang maliit na supot. Naalala ko yung ibinigay sa kanya ni Lolo Berto. Ang sabi po ni Lola noon, pangtaboy daw sa aswang. At agad nga po siyang kumuha ng uling at nilagay yon sa isang lumang kaldero at naghanda po siya ng baga. Merong parang kwintas doon at meron ding mga tuyong dahon doon po sa supot. At nung meron na nga pong baga doon sa loob ng lumang kaldero, agad po niyang nilagay ang tuyong dahon at binudburan po yon ng asin. Noong umuusok na po yon, nilagay po niya sa harap ng pinto ng bahay at hinayaan lang po yon na umuusok doon. Tapos kumuha po ng rosarito si Lola at iikot daw siya ng 7 ulit sa bahay namin habang nagdadasal. Dahil naalala daw niyang yun daw yung ginagawa ng tatay niya kapag nagtataboy ito ng aswang o kung anumang masamang elemento. Yun nga po yung ginawa ni Lolo habang tuloy-tuloy po yung pagpapausok na kanyang ginagawa. Noong mga oras po na iyon, Sir Dan, napakabaho po talaga. Kakaibang amoy po yung aming naamoy na nung gabi ko pa lang po na iyon naranasan. Tinitignan ko po si Lola na nagdadasal at sinisimula na ang 7 ikot na balak nga po nitong gawin. Nakailang ikot na po ito sa bahay namin noon nang marinig ko pong nilalakasan ni Lola ang pagdarasal. Sa punto po na iyon, kinikilabutan po talaga ako habang yung ate ko naman po ay namimilipit pa rin sa sakit ng kanyang tiyan. Nakailang ikot na po yung Lola ko noon at halos patapos na rin nang marinig ko po siyang sumisigaw na napakainit daw. Noong sumili po ako sa bintana, nakita ko pong mabilis na hinubad ni Lola yung kwintas na bigay sa kanya ni Lolo Berto. Yun po yata yung nagiinit. Natakot yata si Lola. Ngunit nung hinubad na po niya yon, doon ko po talaga nakitang merong parang napakalaking ibon na bumulusok po pababa doon po banda kay Lola. Sabay dinumog po nito si Lola. Nakita ko po talaga yon. Kaya dali-dali akong kumuha ng flashlight at nailawan ko po talaga na dinudumog nga talaga si Lola ng kakaibang nilalang. Hindi ko alam ang gagawin noon kaya nagmadali akong lumabas kahit grabe yung kaba na aking nararamdaman noon. Tutulungan ko sana si Lola nang agad ko pong makita si Lolo Berto na tumatakbo papunta doon at sumigaw po itong bumalik daw ako sa loob. Pero nakatayo lang ako doon sa harap mismo ng pinto. Meron pong itak si Lolo Berto at nung nakarating nga po ito kila Lola, agad po niyang tinagayong dumudumog kay Lola na kung anumang nilalang na hindi ko maintindihan. Isang taga lang po yung kanyang ginawa pero hindi na po niya iyon itinuloy na parang nag-aalangan po ito at sumisigaw po si Lolo Berto na pinapaalis po niya yung nilalang. Parang kilala po niya iyon. Agad namang tumakbo ang nilalang papasok po doon sa may kakahuyan. Sa punto po na iyon, parang nasaan yung tao na po yon. At halatang iniinda po nun ang tama sa pagtaga na kanyang tinamo. Mabuti na lang po at nanlaban po yung Lola ko kaya hindi po siya agad napuruhan nun at nagtamo lang nga po siya ng kaunting galos. Pagkatapos po nun, sandali lang po silang nag-usap at narinig ko lang po na sabi ni Lolo Berto na siya na raw yung bahala at tumakbo na po ito paalis. Doon ko lang po napagtanto na baka si Lolo Ben po talaga yung umatake kay Lola.
Kaya kilala po ito ni Lolo Berto. Yung mas nakapagtataka pa po doon, bumuti po agad yung pakiramdam ni ate. Pagkatapos nga po nang nangyari, yung tipong parang bigla na lang pong nawala noong tumakbo na rin po paalis yung nilalang na iyon. Tinulungan ko po si Lola sa kanyang mga galos. Pero ang sabi po sa amin ni Lola, mas maigi na raw na hindi na namin malaman yung totoo. Tinago lang po ni Lola yung proteksyon. Dahil ayon po sa kanya, nung hinuba daw niya iyon, yun daw siguro yung dahilan kaya wala nang takot na umatake yung aswang sa kanya. Gayunpaman, nalaman ko na lang po kinabukasan na umalis na raw po ng baryo si Lolo Ben. Sinubukan ko pong itanong yon kay Lolo Berto, pero ayaw po nitong umamin eh. Hindi na rin naman kailangan pa dahil sa totoo lang, alam ko na po yung totoo. Halata na rin po kasi, simula po noon, naging mas maingat po kaming lahat. Medyo hinigpitan din po ni Lola si ate pero naging maayos naman po yung lahat. Hanggang dito na lang din po itong kwento kong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa likod po ng bahay namin noon, meron pong malaking puno ng mangga. Madalas po kaming naglalaro doon noong mga bata pa kami, ng kapatid ko pong babae at ng iba pang mga bata. Mga kababaryo po namin din ang mga ito, na madalas nga pong pumupunta doon banda sa amin para po maglaro doon sa puno ng mangga. Malapit po doon sa manggang yon, meron naman pong sapa kung saan din po kami naglalaro at sa totoo lang, naliligo pa nga po. Tumigil lang po kami nung bandang huli nung naging marumi na po yung tubig doon. Dito po sa malaking puno ng mangga at sa sapa, nagsimula yung lahat sa kwento kong ito. Simple lang naman ang buhay namin sa probinsya, sa isang maliit na baryo na sakop ng Negros Oriental. Tahimik talaga at hindi magulo, kahit salatman po ang pamumuhay. Hindi pa ganun kakomplikado ang mga bagay-bagay lalo at malayo po kami sa kabihasnan. Tawagin nga po ninyo ako sa pangalang Mario. Medyo may edad na rin po ngayon. At nangyari po itong kwento kong ito. Mga 30 mahigit anyos na rin po yung nakaraan. Noong mga panahon na ako ay binatilyo pa lamang. Dalawa lang kaming magkapatid. Panganay yung ate ko na tawagin po nating Ate Jane. Kasama rin po namin si Lolo Igme sa bahay namin. Hindi po niya yan tunay na pangalan. Tatay po siya ng nanay ko, na sa bahay na rin namin nakatira dahil namatay na rin po noon si Lola. Mas malapit po yung loob namin ni ate sa lolo ko. Yung mga magulang po kasi namin noon ay bihira lang talaga sa bahay. Yung nanay ko ay merong trabaho bilang kasambahay sa kabilang barangay, habang yung tatay ko naman ay nagtatrabaho sa construction sa bayan nung mga panahon na ito. Kaya sa lolo talaga namin kami malapit. Normal lang naman po siguro yon. Lalo at yung lolo ko nga po yung nag-alaga sa amin simula maliit pa kami. At napakabait po talaga nito. Malakas rin po yung pangangatawa nito kahit matanda na po siya. Yung tipong hindi mapaghahalataan ang kanyang edad. Lalo at pwedeng-pwede pa talagang magtrabaho kahit ng mga mabibigat. Kaya kahit matanda na po ito, madalas po dalawa pa rin po kaming magkasama sa pangangahoy, pangangaso, o kung ano-ano pa. Medyo marami pong alam sa mga bagay-bagay yung Lolo Igme. Siya din po yung nagturo sa akin ng ibang mga bagay, gaya ng paggawa ng patibong sa bayawak, paglangoy, at kahit paghawak ng baril. Lalo at meron nga pong baril yung tatay ko. Ito po yung mga panahon na medyo nagsisimula na pong magpuntahan ng mga dayo sa baryo namin. Yung iba ay nakapangasawa na rin ng mga taga-ibang lugar kung saan pati po yung ibang kamag-anak ng mga ito ay naglipata na rin sa baryo namin. Alam niyo po yung tipong makikita mo na lang na merong bagong patayong bahay sa ibang parte. Lalo at ang uso lang naman pong bahay noon ay kawayan at pawid
o ang iba naman po ay gawa din sa sawali. Kaya mabilis lang talagang ipatayo, lalo at nagtutulungan. Uso rin yung bayanihan noon eh. Magtutulungan sa paggawa ng bahay ng mga kababaryo. Tapos maghahanda ka lang ng tanghalian at pamerienda. At ayos na kahit wala ng karagdagang bayad. Malayo sa kung ano ngayon. Dahil nga po madalas na naiiwan yung ate ko sa bahay namin. At nangangaso rin po kami ni Lolo o nangangahoy. May mga nangyari po noon na hindi namin inaasahan. Na medyo naging dahilan para maging isang kwentong kababalaghan. Ang kwentong ito. Isang hapon. Bandang alas 5:30 siguro. Medyo padilim na rin. Pauwi kami ni Lolo habang merong bitbit na mga bayawak. Na nahuli nga po namin sa gubat. May nakasalubong po kaming lalaki na medyo may katandaan na rin. Siguro mga bandang 50. Kung pagbabasihan ang kanyang mukha. Galing ito sa direksyon kung nasaan banda ang bahay namin. Nakayuko lang po ito habang naglalakad. Pero saglit ko pong nakita yung mukha nito. Malapit na rin ang bahay namin doon. At bihira lang talagang merong mapadpad na ibang tao doon sa parting yon. Madalas pa, kakilala rin po namin. Pero yung mukha ng lalaki ay nung mga oras ko palang na yon nakita, kaya inakala po namin pareho ni Lolo na baka naliligaw. Nagtanong ngayon si Lolo, "Mukhang dayo ka dito ah. Naliligaw ka ba? Kailangan mo ba ng tulong?" Tanong po ni Lolo noon. Pero sumagot naman po yung lalaki na hindi naman daw. Makailang ulit na rin daw siyang napadpad doon kaya alam na niya ang daan. Tapos ngumiti lang po ito nang medyo alanganin sa amin. At tumuloy lang po ito sa kanyang paglalakad. Medyo nagtaka po kami ni Lolo. Dahil araw-araw naman kami doon. Pero ni hindi man lang namin nakita ang lalaking yon. Ngunit hindi na po namin masyadong inisip pa. At dumiretso na lang po kami sa aming pag-uwi. Pagdating po namin, nagtanong po agad si ate kung nakasalubong ba daw namin ang lalaki na kanyang inilarawan. Sumagot naman po kami ng oo. Ang sabi ni ate, weirdo daw po yung lalaki. At nakita daw niya ito doon banda sa may malaking puno ng mangga. Pasilip-silip daw ito. At nakatingin doon sa bahay namin habang parang nagtatago doon sa may puno. Nung tinanong naman daw niya, ang sabi lang daw nito ay naglalakad lang siya lalo at bago lang daw siya sa baryo namin. Ilang araw po yung nakalipas noon, napansin ko naman pong parang nagkakasakit yung ate ko. Lagi itong nahihilo na hindi namin alam kung bakit. Humihilab rin daw yung kanyang tiyan. Minsan pa nasusuka na hindi daw niya maintindihan. Nagkataon naman na kailangan naming mangahoy ni Lolo noon. Hapon na rin noon kaya sinabi lang namin kay ate na bibilisan lang namin para hindi kami abutan ng dilim. Ngunit yung nangyari, habang nasa gubat kami ay nakaapak po ako ng basag na bote ng alak. Marami kasing nagkalat na mga bote doon dahil nagdadala ng alak ang ibang mga mangangaso at doon lang din nila kinakalat sa loob ng gubat. Sakto pa na basag na bote yung aking naapakan. Medyo malaki po yung sugat ko at nagdurugo ito kaya pinanguya lang muna ako ni Lolo ng dahon ng bayabas. At yun din po mismo yung tinapal niya sa sugat ko. Tinali lang po namin ang piraso ng tela, yung tinapal na dahon ng bayabas gamit ang pinunit na tela mula sa suot na damit ni Lolo. Para tumigil nga po yung pagdurugo. At nagmadali na nga po kaming umuwi. Pero dahil nga sa nangyari ay inabot pa rin kami ng dilim. Bit-bit ang mga kahoy panggatong. Nung malapit na kami sa bahay, nagulat ako ng marahang inilapag ni Lolo ang kahoy panggatong sa lupa. At agad po niyang pinatay ang aming sulo. Sabay kinuha rin po niya yung bit-bit kong mga kahoy at inilapag po yon sa lupa. Huwag kang maingay apo. May nararamdaman akong ibang tao rito. Mali. May ibang hindi ordinaryong nilalang sa paligid.
Sambit po noon ni Lolo habang nakatingin doon banda sa puno ng mangga na malapit lang sa bahay namin. Pero wala naman po akong nakita. Siguro ay meron lang talagang napansin si Lolo bago ko pa po yun mapansin. Sinubukan po naming mas lumapit sa pinakamatahimik na paraan. Sa puntong yon, nagulat po ako nung tinuro na ni Lolo. Merong biglang tumalon mula doon sa puno. Parang tao pero kakaiba po kong kumilos at mabilis. Mula sa puno, umikot po yon papunta sa likod ng bahay namin. Natigilan ako noon. Lalo at sa unang tingin pa lang, nakakatakot na po yung nilalang pati po yung ikinikilos nito. Unang pagkakataon yon na nakakita ako ng ganon kaya hindi ako agad makagalaw sa kaba. Nagulat po ako noon. Nung bigla pong dumakot ng lupa si Lolo at ipinahid po niya sa kanyang balat at pati na rin po sa balat ko. Mas mabuti daw sanang putik pero kahit lupa na lang daw para hindi kami agad mapansin. Sabay inutusan po ako ni Lolo noon na magtago muna ako doon sa may sapa at subukan kong makapasok ng bahay kung makatsyempo, lalo at delikadong araw doon sa labas. Tinanong ko po si Lolo kung saan ba ito pupunta, pero ang sabi niya, delikado rin daw yung ate ko noon, kaya susubukan raw niyang patayin ang nilalang. Sabay pinatakbo na nga po nito ako doon banda sa may sapa. Siya naman po ay tumakbo papunta doon sa likod ng bahay. Hindi ko alam ang gagawin noon, lalo at biglaan nga po yung mga nangyari. Nung nandoon na nga po ako sa may sapa at hindi ko na alam ang nangyayari kay Lolo, nakita ko na po mismo na merong gumagapang doon sa itaas na po mismo ng bubong ng bahay. Siguro ay wala po siyang nakitang daanan doon sa may likod, lalo at mas matibay po ang dingding namin doon. Nung makita ko po yon, parang kusa na lang pong gumalaw ang aking katawan at lumublob po ako doon sa may tubig sa sapa para magtago kahit medyo may amoy na po yung tubig. Hindi ko inaalis ang paningin ko noon sa nilalang. Yung mukha po noon, napakaitim na kung hindi lang maliwanag ang buwan ng gabing yon, parang hindi talaga mapapansin sa dilim. Ilang sandali pa ay narinig ko pong sumigaw si ate na parang binubugaw niya yung nasa bubong. Dahil malamang narinig na po niyang merong gumagalaw doon sa itaas. Kasabay po noon, tumalon po agad yung aswang na iyon. Alam ko naman na nakalakang pinto ng bahay, lalo at tuwing dumadating kami, sumisigaw pa kami kay ate para pagbuksan po nito kami ng pinto. Kinabahan po ako bigla noon, nung bigla rin pong napatingin ang nilalang sa direksyon ko. Sabay palingon-lingon din po ito na parang meron po siyang napansin o baka merong naamoy na hindi ko nga maintindihan. Medyo nawala na po yung atensyon nito sa pagsubok na pumasok ng bahay dahil halata nga po na meron talaga itong ibang napansin na hinahanap niya sa paligid. Naramdaman na siguro nito na merong mga matang nakatingin sa kanya na alam na nandoon nga ito. At halos simatayin po ako noon sa kaba nung humakbang po ito ng makailang ulit papalapit sa may sapa. Medyo nag-aangil din po ito na parang nagagalit at naririnig ko po talaga yon. Nung mga ilang metro na lang po ang distansya namin, bigla pong sumigaw si Lolo. Hayop kang aswang ka! Papatayin kita! Sigaw po noon ni Lolo at nakita ko na lang sa harap ko mismo na yung sibat na ginagamit ni Lolo sa pangangaso, ibinato po niya doon sa nilalang. Sa mga hindi nakakaalam, gawa lang po sa kawayan yon na tinatawag nga po ni Lolo na bagakay. Siguro dahil gawa po yon sa bagakay, isa pong uri ng kawayan na nakasanayan pong gamitin ni Lolo na sibat. Nung nasa Mindanao pa po ito,
kung saan sumasama rin po ito sa kanyang ama sa pangangaso. Kinuha yun malamang ni Lolo sa likod ng bahay namin habang abala ang aswang sa itaas ng bubong. Nung tumusok po yun sa likod ng aswang, ang lakas po ng sigaw nun na talagang ininta po niya ito. Sa takot ko po, napasigaw din ako noon. Ngunit agad po niyang binunot yon sa kanyang likuran. At nung tumakbo po si Lolo para patayin na po sana ito gamit ang itak, nakatakbo po agad ang nilalang na parang nadaplisan lang po ito ni Lolo sa kanyang likuran. Napakabilis po nung tumakbo, na kung titignan nga po, parang tao lang din ang anyo, bukod lang doon sa balahibo at bunganga na parang nakabuka lang po lagi. Dahil siguro sa kanyang mahahabang ngipin. Ang hindi ko lang po maintindihan ay bakit parang natakot po ng sobra yung nilalang nung lumapit po sa kanya si Lolo. Hindi na po hinabol pa ni Lolo, pero ibinunyag po niya sa akin noon, pati na rin kay ate, na noon ay nagtataka kung ano nga ba ang nangyari, na nung gabi pala na iyon ay meron nga po itong suot na proteksyon na ipinakita pa nga po nito sa amin. Napansin daw po kasi ni Lolo na kakaiba yung ikinikilos nung lalaking nakasalubong namin, pero wala raw po kasi itong suot na proteksyon nung mga oras na iyon. Kaya pala merong mga dinadasalan si Lolo tuwing gabi na ayaw po nitong magpaistorbo, ay dahil meron pala siyang mga anting-anting na nakuha pa raw niya nung nasa Mindanao pa siya. Ngunit hindi pa po dito nagtatapos ang mga revelasyon. Dahil nung gabing nalaman ni ate na meron sanang aswang na nais siyang biktimahin, umamin po ito sa amin na meron na palang laman ng kanyang tiyan. Buntis na pala ito dahil nagtatagpo pala sila ng palihim ng kanyang nobyo. Bagay na ikinagalit po ng mga magulang namin pagdating po nila ng gabing yon, sa kabila nga po ng mga nangyaring kababalaghan. Kinabukasan po noon, may mga kababaryo po kami nagsabi na meron daw silang nakitang isang lalaki na sugatan at naglalakad palabas ng baryo namin ng madaling araw. Nagmamadali daw, at nung tinanong daw nila ay sinabi lang daw nito na huwag siyang pakialaman. Dugoan daw talaga eh. Ang sabi ni Lolo noon, baka taga kabilang barangay daw pala talaga ang hayop na yon, at nagmamadaling makauwi bago pa sumikat ang araw, lalo at sa may bandang likod nga po yung tinamo nitong sugat. Marami pong tanong sa amin noon na hindi pa namin nabigyan ng linaw dahil hindi namin kilala ang lalaki. Ang sabi pa nga po ni Lolo noon, sana daw pala hinabol na lang namin. Pero hindi daw kasi niya magawang iwan yung ate ko, lalo at duda na rin daw siya na baka buntis. Nagkataon lang talaga na ginabi kami ng uwi dahil nasugatan ako. Kaya yung lolo ko pa po mismo yung humingi ng tawad kay ate noon. Siguro dito ko na rin po ito tatapusin. Mag-ingat po tayong lahat at maraming salamat.